The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Holy Tuesday, Pastor! Magandang umaga! Magandang umaga, of course, sa ating mga taga-subaybay. Cha, of course, Gerard, thank you so much. Simon po. Simon po ito, hindi Pastor, si Gerard, Simon. Pastor. Simon po Alves, no? Take two. Isa pa, take two. Good morning po, Pastor. Hindi ko kasi siya natitikman yung sinasabi mo laging breakfast ni Mon. Kaya hindi ko siya makikita. Kaya naman pala. Oo, nalito lang si Pastor. Oh, na malikmata siya, akala niya si Gerard de la Peña ang nandito. Four days straight na nakasama din natin si GDP. At pasalamatan din natin, of course, si Maricel Halili this last 2 days. Pero Pastor, eto na! Ready na ang mga seniors at super seniors na nakatutok sa atin ngayon para sa magandang balita na hatid mo sa amin ngayong umaga. Yes, talking about super seniors, get well soon po, Nanay Solly Samson. Naka-confine ngayon dyan sa isang hospital sa Maynila. Pagaling po kayo. Happy birthday din, Kit Romano, aming kaibigan from church, and my Lodi Pastor, Pastor Paolo Punzalan of Victory Fort Bonifacio. Happy birthday, Boss Paolo. Pag-usapan natin yung Palm Sunday lang. Alam ko, nakalipas na ito noong Linggo, pero very critical kasi itong part na to. Sumisigaw yung mga tao, di ba? From crown him, okay, yung king na parating, and then few days after, crucify him. Ano to, Atcha? At Mon, same group of people. Nung papasok nung Linggo, crown him, pagdating nung Biyernes, i-crucify nyo yan. Di ba parang, ano nangyari in between? Kasi sabi rin sa Mateo 21:9, Hosanna sa anak ni David. Mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosanna sa kataas-taasan. So, they were shouting Hosanna. Pag sinabi pong Hosanna, ibig sabihin na to, iligtas mo kami. So meron expectation tong mga Hudyo ng isang klase ng king, a physical conqueror, a king na magliligtas sa kanila sa kamay ng mga masasama nga nung time na yon, yung mga Romano. So meron silang idea that si Jesus will be a physical type of king na one day matatanggal yung kanilang pagiging alipin nitong ang conquering nation na to na Romano. Pero nung hindi nila nakita, bakit ganon? Ba't nakasakay sa asno o sa donkey? Ba't hindi sa kabayo na warrior? Kasi yung donkey signifies peace. Pagtapos ng gyera, paparada yung hari at nakasakay sa donkey, ibig sabihin, he brings peace, hindi gyera. Pagpaalis ang hari, sakay sa matindi niyang kabayo, lalaban sa gyera. Bakit ganon? So meron silang expectation na baligtad pala kalabasan. Itong king nito will be a humble servant. Ha? Servant? Eh, servant na nga tayo for hundreds of years. Mula pa sa Babylonian, sa Persian, sa Greek, ngayon mga Romano, we've been servant all our lives. Tapos itong king na to, ang galing, binuhay yung patay, nagpagaling ng mga may sakit. Eh, kung ikaw magiging king, eh, hindi tayo magkakaroon ng patay. Buhayin muli mga sundalo, labanan natin yung mga Romano na yan. But they have received a different kind of king. This is a humble servant type of king na parang hindi yun yung na-expect natin. Kayo po, kayo na nakikinig ngayon, ikaw na nakikinig. Ano ba tingin mo kay Kristo? Siya bang solusyon sa problema mo sa pera? Siya bang magsasalba sa'yo sa pinasok mong malaking problema ngayon dyan sa relasyon? Siya bang magpapasok, magliligtas sa'yo sa maraming at samot-saring mga problema mo? Ano tingin mo sa kanya? Para lang ba siyang utusan na hari? Nakokontrol na hari? O, halika rito Jesus, magdadasal ako. Pagalingin mo ako ha. Bigyan mo na solusyon itong problema ko. Sometimes we come to Jesus na para siyang genie. O hinimas kita, Jesus, ha? My prayer is at your command. Sundin mo. Minsan naman, parang tinginad sa kanya, Santa Claus. Naku, may ginawa akong kasalanan kanina. Hindi ako makakalapit sa kanya. O kaya, feeling natin si Jesus parang ATM. May dineposit ako. Mag-withdraw ko sa iyo ngayon, ha? Nagsimba ako noong Linggo. Sagutin mi prayer ko. But he's not all of that. He is God who came on earth to save you and me sa pinakamalaki nating problema, which is sin. Hindi tayo niligtas sa physical lang na pagiging alipin ng mga kung sino man ang nag-aalipin sa'yo, pero niligtas niya tayo sa spiritual bondage natin, which is sin, that will eventually lead to death. Ito pong hari na to ay dumating. Hindi ka iligtas temporarily, but iligtas ka throughout eternity. Kaya po minsan, may expectation tayo about God
ano ba, maligtas ka lang sa problema mo ngayon na pansamantala o mailigtas ka sa problema mo na eternal, which is our greatest problem, our problem with sin and eventually eternal death. That's why sabi po sa Biblia, for God so loved the world that He sent His one and only Son. Pinadala daw niya kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapunta sa impyerno, bagkus tayo mailigtas sa ating mga kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno. Kaya again, ngayon pong Holy Week season, mag-reflect tayo. Lalapit ka kay Lord ngayon, hindi ka kakain ng baboy o kung ano man, karne, mag-isti ka sa isda. For what? Meron tayong palaspas, pero puno pa rin ba tayo ng galit at unforgiveness sa biyanan, sa asawa? Meron ka tayong mga gagawing pag-aayuno, pero punong-puno ka ng lust at pornografiya pagkatapos na ang Holy Week? Ganun po ba yon? I don't think so. When we come to God, come to Him knowing, Lord, ako'y pinalaya mo sa bandage of sin, sa bandage of unforgiveness, sa bandage of pride, sa bandage of selfishness, sa bandage of greed, sa bandage of unkindness, sa bandage of bad words. Yun po ang dahilan kung ba't siya dumating para palayain tayo sa ating mga kasalanan. Mateo 21:9, Hosanna sa anak ni David, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosanna sa kataas-taasan. Panginoon, huwag po kami magaya sa mga tao nung panahon na to. Sinisigaw na crown Him and then eventually ilang araw lang crucify Him nung hindi na na-meet yung aming expectation. Lord, a God we can't control is no God at all. Kung ang Diyos namin ay kailangan naming makontrol, kung ang Diyos namin ay nakokontrol namin, then hindi siya Diyos, kami ang Diyos. And madalas, Lord, kami gusto naming maging Diyos. Gusto namin yung nakokontrol namin na Diyos. Kaya patawarin niyo po kami. You're a God who sits now at the right hand of the Father. Nag-intercede ka for us. Kaya Panginoon, dalangin namin, baguhin niyo po ang aming pananaw tungkol sa iyo. Ikaw ang Diyos na Ama sa langit, makapangyarihan na nagligtas sa aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan nga, maraming salamat, Pastor, ngayong umagang ito para sa magandang balitang hatid mo sa amin, hindi lang ni Mongualves, maging sa mga nakikinig at nanonood sa ating programa ngayon. Thank you so much, Pastor. One more day bago po ang ating pagpapahinga dito po sa radyo at next Monday na tayo babalik. Pastor, meron ka bang gustong sabihin bago ka namin pakawalan? Well, mamaya lang, makikita-kita kami ng isang Lenten na special para sa mga empleyado ng CBTL, yung Coffee Bean, yung kaibigan natin may ari niyan, and gusto makarinig lahat ng empleyado ng Lenten week. Also, binabati ko rin yung mga kasamahan ko sa MSAB, yung Multi-Sectoral Advisory Board ng NABSOCOM, ng Philippine Navy. Bullfrog Dwight, Dolnoan, thank you so much for tuning in, and thank you po sa ngayong Holy Week. Tayo po talaga isik natin si Lord, hindi lang dahil sa pansarili nating kapakanan, but because gusto natin siyang i-honor, i-glorify. Amen. Pastor, may palambing lang. Fan na fan niyo po ito. Yeah. Talagang tuwa-tuwa. Si Sir Joel Tibayan. Pakibati naman daw Sir siya. Sir Joel, good morning! Joel Tibayan, of course. Ayan. Maraming salamat sa pagtutok. Lagi nakasubaybay, taga-tagaytay, Pastor. Thank you so much, Joel. Si Counselor Joel Tibayan. So, alright, cha, magkita-kita pa tayo. Last day natin bukas and yes. Month. Hopefully, magkita pa tayo. Alright? Thank okay, you so Kuya much, Mel. Pastor. Yeah, God bless po. Ito po ang yung daily bread, your daily dose of inspiration. Amen. Hey, yan nga po si Pastor Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.